Palit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Hey, so for today's video, I'm going to share or we're going to talk about the hashtag move on. So ngayon, pag-uusapan natin yung mga bagay na hindi dapat nating gawin para makapag-move on. Love is short, forgetting is so long. Ayan, so ito ay nanggaling sa isang manunulat na nakalimutan ko yung pangalan kung sinong manunulat ito. Pero katulad nga ng sinabi, diba, love is short. Sometimes, it's easy for us to fall in love. Pero, once na masaktan tayo, parang ang hirap, parang ang tagal ng proseso ng paglimot. Ayan, so ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo yung ilan sa mga hindi dapat nating gawin para makamove on tayo. First, stop stalking that person. Ikaw ba yung tao na pupunta sa kanyang Facebook account para tignan kung may mga bago siyang post? Or sino yung mga nag-comment sa kanyang mga post? Or meron na ba siyang bagong girlfriend? Or di naman kaya, titignan mo sa Instagram, sa Twitter, kung nakafollow pa ba siya sa'yo? Or tinitignan mo pa rin yung mga photos niya sa kanyang profile? Ginagawa mo pa rin ano? Ihinto mo na yan. Kasi nga, kailangan nating lumayo sa source na nagbigay sa atin ng sakit. Kasi kung hindi mo gagawin ito, lalo mo lang pahahabain yung proseso ng paglimot mo. So, stop stalking that person. Next, iwasang mapag-isa or don't isolate yourself. Ikaw ba yung tao na mas gugustuhin na mapag-isa? Umiyak, maghapon, or hindi kakausap ng ibang tao? Kaya ako sinabing, huwag hayaang mapag-isa or don't isolate yourself. Kasi nga, kapag mag-isa ka, mas mararamdaman mo yung sakit na nararamdaman mo ngayon. Talk to your friends. Talk to someone. Talk to your family. Or basta yung mga bagay na hindi mo kailangan mag-isa. Ibahagi mo yung kung ano yung nararamdaman mo. Ibahagi mo kung bakit ka nasasaktan. Kasi once na mapag-isa ka, minsan maaari ka makapag-isip na parang tapusin na lang ang lahat. O di naman kaya, masasakit pa yung nararamdaman mo. At mas mapapahaba ang proseso ng paglimot mo sa taong yun. Hindi naman masamang umiyak. Pero make sure na meron kang pagsasabihan ng mga nararamdaman mo. Umiyak ka sa kanya. Hindi naman yun nakakahiya eh. Hindi yun naman nakakapagpababa ng pagkatao mo. Next, iwasang marupok. Ayan, so ito madalas, di ba? Madalas sa kababaihan talaga marupok tayo. Ayan, so meron din mga lalaki na marupok, di ba? Pero bakit ko sinabing iwasang maging marupok? Kasi may mga pagkakataon na break na nga kayo o hiniwalayan mo na nga siya, pero once na mag-text siya, agad-agad ka naman nagre-reply. Or di naman kaya kapag tumawag siya, sasagutin mo pa rin. Or di naman kaya kapag humingi siya ng second chance, ng third chance, or fourth chance, at na marami pang chances, magbibigyan mo pa din. Ito yung madalas na mahirap iwasan, yung pagiging marupok. Pero, kailangan mong lumaban. Kailangan mong panindigan yung desisyon na ginawa mo o ginawa nyo. Huwag kang maging marupok na sa isang text niya lang o sa isang pagpipilit niya lang sa'yo na magkaroon pa ng fourth chance, ibibigay ka na. Kaya please, kung gusto mong mag-move on, huwag kang maging marupok. Don't doubt yourself. Madalas, kapag ikaw ay heartbroken, minsan, natatanong tayo sa sarili natin eh. Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Bakit ako iniwan? Ayan, yan ay ilan lang
lang sa mga katanungan natin minsan kasi nagkakaroon tayo ng doubt sa sarili natin. Minsan itatanong natin, bakit kaya tayo iniwan ng lalaking yun? Or bakit kaya tayo iniwan ng babaeng yun? Pero, remember, minsan, iniwan ka dahil hindi na sila masaya. Or minsan, iniwan ka kasi gusto ka nilang iwan. Or minsan naman, iniwan ka dahil mas nakakita sila ng mas maganda or mas ikigit pa. Or di naman kaya iniwan ka dahil balak ka talaga niyang iwan. Or minsan, iniwan ka dahil meron siyang magandang rason. You really need to move on na. Kaya naman, payo ko sa'yo, don't doubt yourself. Isipin mo, makakahanap ka pa ng iba na kung saan ipagmamalaki ka. Ipagmamalaki ka sa lahat ng tao. Hindi talaga madaling kalimutan yung nakaraan. Lalo pa't, naging parte siya ng buhay mo. Mahirap kalimutan ang taong nagbigay ng saya sa buhay mo. Nagbigay ng kulay. Kaya nga sabi ko kanina, love is so short. Forgetting is so long. Pero tandaan mo, na kung gusto mo mag-move on, kailangan mo gawin yung mga bagay nito. Maghanap ka ng mga bagay na magpapasaya sa'yo. At huwag na huwag kang magda-doubt sa sarili mo. Even you have a lot of experiences sa mga ganyang bagay, hindi ibig sabihin na expert ka na. Na hindi ka na, hindi parang madali na lang sa'yo makapag-move on. May mga tao na para sa kanila, madaling mag-move on. Pero may mga tao pa din na mahirap mag-move on. Kahit nakailang beses na silang nasaktan, kahit ilang beses na silang iniwan, mahirap pa rin sa iba ang mag-move on. Sabi ng iba, hindi mo maiintindihan yung sakit kasi hindi mo naman napagdaanan. Or, hindi ako ikaw. Tama naman siya. Pero hindi ibig sabihin na hindi ko napagdaanan ay hindi ko kaya magbigay ng advice. Or, hindi ibig sabihin na napagdaanan ko na siya ay kaya ko rin magbigay ng advice. Kasi minsan, kahit marami na akong experiences, minsan kakailanganin ko pa rin ang tulong ng iba. Sabi nga ni Vice Ganda, move in order to move on. Kailangan mong gumalaw para makapag-move on ka. Huwag yung hihilata ka sa kama, mag-iiyak-iyak lang, hanggang buong maghapon, hanggang kailan ba na ganun. Kailangan mag-move kung gusto mong mag-move on. Kailangan mong maghanap ng mga bagay na ikabibisihan mo or mga bagay na magbibigay sa'yo ng saya. Minsan, meron tayong mga kaibigan na mali naman mag-advise. Mali mag-advise. Katulad ko, minsan mali, alam ko, may mga pagkakataon na mali ako ng advice. Naranasan ko na yung magsabi na, girl, move on. Or, Brad, move on ka na. Don't dictate. Huwag mo silang diktahan. Mali yung pagsasabi na, oy, mag-move on ka na. Huwag ganun. Pwede mo sabihin, yung tamang paraan para tulungan yung taon na yon ay sabihin mo, girl, or Brad, nandito lang ako. Nandito lang kami para tulungan ka. Tandaan mo, hindi lang ikaw ang nakakaranas nito. Kaya naman, sabay-sabay tayong mag-move on. Move forward! Move on or moving on is a long process. Hindi ibig sabihin na sa panonood ng video na ito ay makakapag-move on ka na. Ang pag-move on ay magsisimula sa'yo. Hindi sa mga bagay na naririnig mo sa paligid mo. Kasi, mawawalang bisa or mawawalang saysay yung mga pinagsasabi ko dito kung hindi ka naman kikilos. Kung hindi ka mag-move forward. Kung hindi mo sisikaping kalimutan yung taong nagbigay sa'yo ng sakit. Pero naiintindihan ko kung medyo mahaba ang proseso ng iyong pag-move on. Kailangan mo lang sundin yung mga bagay nito at maghanap pa ng paraan na magbibigay sa'yo
ng daan para makalimot. Dito na po nagtatapos ang aking video at maraming salamat sa panonood mo. Sana nagustuhan nyo yung video na ito at kung nagustuhan nyo naman at hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, mag-subscribe ka na and click also the notification bell para ma-notify ka kung meron tayong mga bagong videos. And maraming salamat po! See you on my next video!